Heavenly Father, we thank you that you are a wonderful God. We worship you, we honor you, and we stand in awe of you. We are very, very appreciative, O God, of your wisdom, and we ask you to allow us to partake of that wonderful gift. Teach us to be wise. We thank you for the Bible, we thank you for the wisdom of Solomon, and we thank you, Lord, for all the collection of knowledge that is available to all of us. Pagalingin mo nawa kami, palakasin, patibayin sa pamamagitan ng iyong mga salita. As you bless us today, Father, we ask you to protect us from evil men and evil spirits, and we also protect our loved ones who are not with us right now. Let your holy presence fill our hearts and every space around us so that we may know, O Lord, that you are around, we may feel your love, and more than that, that we may be protected by you. Lead us, teach us, protect us even from lies and ignorance. In the name of Jesus, our Lord, our teacher, our healer, and friend, we pray. So Ecclesiastes 10 is full of wisdom. And verse 1 says, as dead flies give perfume a bad smell, so a little folly outweighs wisdom and honor. At yan po ay totoong-totoo dahil kahit anong ginagawa natin, konting dumilang ang mapunta doon, nasisira ang timpla. In fact, kahit gano'ng kalinis ang inyong bedsheet, mapatakan lang yun ng anumang mantsa sa gitna o sa may gilid, hindi na siya malinis, marumi na. Kaya nakikita natin na kailangan mahalaga ang tao nag-iingat. Especially if you're honorable or if you have gathered some honor in your name, be careful with little slips and lapses. Because a dead flies give perfume a bad smell. Napakahirap bumuo, subalit napakadaling sumira ng anumang bagay. So, if you have so much to lose, all the more that people have to be careful. It goes without saying that if you like to indulge in and be free to do little follies, you must decide to remain ordinary and anonymous and nameless and faceless because then people will leave you alone. But if people know you, they make life miserable for you. Kaya po yung mga naghahanap na maging sikat, mayaman, makapangyarihan, hindi nila alam kung minsan ang hinihingi nila na napakalaki ng bayad nun. Sabi nga ni Solomon, as the goods increase, so do those who consume them. So subukan ninyo na maliit lang ang income nyo, no relative knocks at your door. Pero pag lumaki na yung income nyo, nag-abroad kayo, nagkaroon kayong negosyo, dumarami ang mga kamag-anak nyo, pati yung mga hindi nyo kilala, tinutuntun kayo. Kasi mahirap yung nakikilala talaga. So, sabi niya, a little folly will destroy all that. Dahil pagka marami ka na naimpok, pagka marami ka na nabuo, pag maganda na ang iyong pangalan, maraming nais na sumira niyan. At lalo namang mahirap kung tayo ang sumisira sa sarili natin. Ang pinaka-relax po mga tao ay yung walang masyadong minemaintain na image. Yung hindi siya masyadong sikat, hindi siya masyadong kilala, hindi siya masyadong hinahangaan. At pagka nangyari yung mga ganun sa isang tao, humihirap ang kanyang buhay. Because you have to maintain so much. Kaya yung mga biglang yumayaman, tapos hindi mo naman mamaintain yung yaman mo, ang hirap na magbumalik ka doon sa dati. Kaya dapat ang tao, kahit ang yaman niya ay pang number 10 rank na, dapat ang behavior niya pang number 6 lang o 7, para kung sakasakaling bumaba ulit yung yaman niya, hindi siya nahihirapan mag-adjust. At hindi sobrang nagpipiesta yung mga nainggit sa kanya. Kaya ang mga taong marurunong, kahit tayo umaasenso, hindi natin agad pinapakita yan, hindi natin ipinapahalata. At nasa ganun, mas tahimik ang ating buhay. Pagka po ang mga tao ay naaangat kesa sa iba, malaking bigat ang kailangan niyang dalhin para siya manatiling nandoon sa kanyang pagtaas na yon. Ano po ang pwede nating matutunan mula dyan sa simpleng-simpleng wisdom na yan? That there are many people who don't like naman to become popular, but they become popular. There are many people who like to serve the country, who like to serve their town or their province, and eventually they seek public office and they are thrown into the limelight. There are people who practice their craft, very good artists, who become very popular. Even in the Christian community, there are pastors and there are teachers and singers and artists who become more known than others. How can we help them? Let us be kind, or let us be kinder and gentler to popular people, to the so-called famous, and even sometimes, though it should not be happening, but it happens, even among religious circles, nagkakaroon ng mga star. Mga star gospel singers, mga star teachers, mga star pastors. And especially if these people really never sought such status, we should be kind to them. That we should allow them to have a life
and that we should not magnify even their errors, even their shortcomings. As the Arabs say, even a good horse must be allowed at least one fall. Kaya nakikita niyo po ang nangyayari kuminsan, even sa Christian community, may mga sobrang nagiging mga sikat na mga speakers, may mga television programs sila, meron sila mga kung ano-anong multimedia presentations to the public. Pag nagkamali sila, ang laking iskandalo, ang laking gulo, no? Pero kasi inaasahan ng mga tao, kung sumikat ito, kung nakilala, hindi na ito magkakamali. Wala namang pinagkaiba yung kilalang kilala sa hindi kilala. Eh. Sa kanilang pagkatao, sa kanilang espiritualidad, wala namang pinagkaiba yun. Mas tumalaki nga yung burden ng mga kilala. So, in dealing with people, whether they are religious or whether they're just professional people or just artists, consider a person's batting average more than his or her isolated failures. Magkakamali nagkakamali, halimbawa ang iyong asawa, nagkakamali ang iyong anak, nagkakamali ang isang leader, ang isang civic leader, isang religious leader, hindi niyo sa huhusgan sa isang niyang pagkakamali. Titignan niyo yung average. Ano ba ang average grade niya? Ang general performance niya, 85 and above. That's already excellent. That's already very good. I will not expect perfection from my wife, from my husband, from anybody, even from my religious brothers and sisters and leaders. Dahil ang nangyayari, pinahihirap po natin ang buhay ng ating kapwa. At pag sobrang mataas ang expectation natin, konti na lang o wala na lang tao magtataka na umapel sa ganung mga role sa buhay dahil mahihirapan sila na lagi nagpapatikos, laging pinag-criticize ang mga tao. So apply this truth to wives and husbands, children and parent relationship, to followers and leader dynamics, even as he walks along the road, the fool lacks sense and shows everyone how stupid he is. Now, before you demonize your left hand, no, and worship your right hand, symbol lang yan. At naging symbol, sa napakatagal na panahon, yung kumakaliwa, pumupunta sa kaliwa, na parang nagkakamali. Pero hindi ibig sabihin na yung kaliwang bahagi na inyong katawan ay masama, no? At lahat ng nasa kaliwa ninyo ay masama. Don't take it too far. But what is the verse saying is that people have inclinations. Pagka wise ka, ang inclination mo to wise things. Pagka foolish ka, ang inclination mo to foolish things. So people can be known by their inclinations. And people's actions can almost be predicted by their inclinations. Halimbawa, alam mong napakahilig sa alak dito, napakalasenggo dito, tapos hinayaan mo, hindi mo binantayan, hindi naman siguro unsafe to think na baka naglalasing siya. Kasi ang tao may inclination. At sabi nila, history repeats itself. Why? Because people will always be inclined to whatever they're inclined to. At yan ay sinabi ng Ecclesiastes 1:9. What has been will be again. What has been done will be done again. There is nothing new under the sun. Expect things to just keep on repeating. And Jeremiah 13:23, can the Ethiopian change his skin or the leopard its spots? Neither can you do good who are accustomed to doing evil. How do we operationalize these teachings about inclinations? Hindi para mag-judge tayo na ito inclined to do that, therefore he will do that. Hindi po yon ang aking ipinopropose na gamit nitong verses na ito. Kundi ano? If you cannot love a person's past, then do not get committed to that person's future. Kung hindi nyo kayang tanggapin ang mga nangyari na ang nakaraan ng isang tao, eh huwag na lang kayo magbalak na makasama ng taong ito sa mga darating pang panahon. Kasi
kung umulit yon, anong mangyayari? Hindi natin sinasabing surely uulit, pero sinabi sa Bible, the inclination has a great tendency to repeat. At ito po, lalong-lalo, may kinalaman sa mga mag-aasawa. Sa iba sa inyo, hindi na ito topic kasi nag-asawa na kayo, nandyan na yan. Pero yung mga mamimili pa lang, kung hindi nyo kayang yakapin yung nakaraanong tao, hindi nyo kayang yakapin kung ano siya ngayon, huwag nyong isipin na babaguhin siya ng inyong pag-ibig. Tapos pakakasalan ninyo at umaasa kayong mag-iiba siya. No? The past can very well resurface. The past can very well repeat. And love is acceptance, not reformation. Love is not a reformatory institution. Sabi mo, ayoko ng ugali niya na yun, ako ulit ang ugali niya yun, pero oras na umibig siya sa akin, babaguhin ko siya. Maramang na kayo'y mabigo. So dapat yung tao, bago mo palang piliin na mapangasawa, o kaya bago kayo magpasya na makasama sa negosyo, makasosyo, o bago kayo magpasya na makasama niyo sa inyong binibiling duplex, o kaya ay maging roommate, o kaya ay makasama sa kung ano man na partnership, dapat natanggap nyo na yung at least 85% to 90% ng kung sino siya para wala na kayo masyadong maraming struggle pagka dumarating yung mga ayaw ninyo sa buhay. And it is easy to recognize a fool by the way he lives his daily life. So if you don't like the way the person lives his or her daily life, it's very probable that you will not love the way he lives his week, his month, his year, his entire life. So titingnan nyo lang kung paano siya nabubuhay sa pang-araw-araw. At kung yan ay matatanggap nyo, well and good, siguradong hindi na kayo magkakaroon ng malaking sorpresa sa buhay at natanggap nyo na yon, therefore handa na kayo sa ganong bagay. It is important that we accept one another. At isa pa pong pag-operationalize ng verse na ito, kung kayo magulang, kayo ay kuya, kayo ay may otoridad sa mga bata, may kanya-kanya talagang likas ang tao. May kanikanyang inclination, may kanikanya na hilig sa buhay. Marapat tayo mga nagmamahal, ang gawin natin, suportahan natin sila na yung hilig nila ay mapuntahan nila, magawa nila sa pinakamakadyos na paraan at hindi yung pilitin natin sila na mag-iba ng gagawin dahil tayo yung may kapangyarihan, tayo yung may pera, tayo ang masusunod. May kasabihan ng matatanda, kung saan nakahilig ay doon bumuwal. Kung saan daw nakahapay ang puno ay doon siya bumuwal. Alam nga namang nakaslant dito yung puno ay expectin mo dito siya matumba, doon siya pupunta. Huwag nating laging ibahin ang ating kapwa. Tayo'y nilikha ng Diyos, meron siyang purpose, meron tayong definite giftings, meron tayong pagkatao na unique to each one of us, kaya dapat hindi tayo over-domineering and we should not dominate one another. Ang Diyos na may karapatan at kapangyarihan at kakayahang idomina tayo, hindi niya tayo dinodomina eh. Binibigyan niya tayo ng free will. So bakit kailangan magkaroon ng mga dominanteng tiya, dominanteng kuya, dominanteng ate, dominanteng nanay, na lahat na lang umaandar pag kumukumpas siya, lahat na lang na kailangan mangyari siya, magpapasya kung kailan mangyayari yon. Mga kapatid, kung kayo ito, mag-isip-isip tayo, let us not make the people around us miserable. Igalang natin sila at bigyan natin sila ng puwang kung paano sila lalago, paano sila magiging tao in the way that they were designed and made by God, in the way that they like, and in the way that will give them fulfillment, not in the way that will please our standards. Kung anong gusto nyong gawin, gawin nyo sa buhay ninyo. Of course, we may suggest to others, we can give an inspiration, we can give some guidance, but we should never live people's lives for them. And we must never ask them to live their lives for us, or our lives should never be lived by them. Kailangan binibigyan natin ng laya. At ito po napaka-importante, lalo sa ating society na masyado tayong traditional, talaga yung authority ng mga magulang, gano'n na lang, which is nice because most of the time parents are correct, but definitely not all the time. Kaya binibigyan natin ng puwang ang ganyang mga bagay. Alam nyo, nagtataka ang maraming tao kung bakit ang Panginoong Jesus, nung may tinawag siya na isang gusto niya maging alagad, sabi niya, follow me. Sabi nung tao, ililibing ko pa po ang tatay ko dahil namatay. At sabi ng Panginoong Jesus, let the dead bury their own dead. Very, very few people appreciate what it can really mean. That the Lord Jesus and His ministry was dedicated to setting people free. And you know, during the time of the Lord Jesus, before that, and even after that, the fathers or the mothers, the family system, the elders, really lorded it over everybody else in the family. At isa sa mga very strong
suppressors, isa sa mga talagang oppressors, no? At mga dominant forces in the universe was your elder. And but the Lord was saying, let the dead bury their dead. It is a very, very deep way of saying, be free from being needlessly controlled by your father. And now that he's dead, controlled ka pa rin niya. No? Binibigyan niya ng laya ang tao na gawin ang dapat niyang gawin, kahit pa nga ang ibig sabihin na hindi niya maililibing ang tatay niya. Siyempre, mga theologians, maraming reading dyan. Ano? Pero tingnan ninyo, na the Lord was cutting vertical powers that oppress people. Yung mga vertical powers na yan, marami. Yung economic power, the rich lording it over the poor. Kaya ang tinuturo ni Lord, sabi ng isa, Lord, gusto ko pong sumama sa inyo, ano bang dapat kong gawin? Sabi niya, well, sell your wealth and give them to the poor. Ang concern ba ni Lord, eh, para may donation? I don't think so. His concern was, you like to be with us, be one like us. Kasi ang yaman-yaman mo, most of the people here are so poor, so magiging amo ka lang dito. So you really want to be with us? Be like us. Kinakat niya yung power ng mga rich over the poor. And one of the things that the Lord was teaching the poor was, don't be impressed by wealth and don't chase it. At kung hindi kayo impressed sa wealth, hindi nyo hinahabol, hindi kayo maaapi na mayayaman. No? Kaya ka lang naman naaapi kasi susunod-sunod ka, bubuntot-buntot ka, gusto mong mawin yung favor niya. Of course, another power that was oppressing the people was too much control from the temple. Sobrang naging powerful ang religious elite. Kaya ang sabi ni Lord, nung mga may mga nagtatanong, how shall we pray? Sabi niya, when you pray, go to your room, close the door, and pray your father in secret. Kaya sabi, go to the temple. Inilalayo niya ng konti yung mga tao dahil sobrang nakokontrol naman ng religious system. Isa pang nakooppress were men oppressing women. Kaya nung si Martha, sabi niya, kuyang si Mary, hindi pa nagpunta sa kasina. Gusto mong trabaho ng babae. Bakit ka nang ipinag sa mga kalakihan? So, he was changing the way he did the world. At sa mga aping-aping mga bata, sila kasama sa mga abilities, kaya yung mga bata nung inilalapit kay Jesus, nagalit ang mga disciples eh. Because it was against tradition. Because children were nobodies. But what did Jesus do? Sabi niya, huwag niyong pigilin ang mga bata. To such as this belong the kingdom of heaven. Tapos kinalong pa niya at binless niya yung mga bata. Pinawalan din niya yung bata from being nobodies. So, kinakat niya yung mga yan. At isa sa mga kinat niya, yung power sobra ng mga elders ng family sa pagkontrol sa kanilang mga anak-anak. Kaya sabi niya, mother will go against daughter, daughter against mother. The Lord said that. Ha? Hindi para guluhin ang mundo, kundi para ayusin ang mundo. Para palayain ang mga taong sobrang na-oppress ng gender, ng economic system, ng mga family hierarchy, ng pati ng government hierarchy, pati ng church hierarchy, pinapalaya niya kasi yung konting-konting tao na nasa ibabaw ng buong social system, sila lang ang nag-enjoy sa buhay. Sila lang ang nasusunod. Yung gusto lang nila ang nakakapangyari. So, ano sinasabi natin dito? At kinalaman ito dito sa sinasabi ni Solomon, huwag kayo man domina. Usually sa pamilya natin, may sobrang mga dominante. No? Yung laging ulam na gusto nila, yun ang laging lulutuin. Kung ayaw nila ng radyo, walang magra-radyo. Diba? Kung gusto nila may radyo, nabingin ang lahat dahil nagra-radyo sila. Dapat bigayan. Dapat ipinapasa mo rin sa iba yung remote. No? Hindi ikaw lang may hawak. Gusto mo ilipat, lipat ka ng lipat. So, anong ginawa mo sa buhay para ikaw lang, kung mo ba ikaw may hanap buhay? Kung mo ba ikaw yung may pera? So we should set people free. And especially husband and wives. Lalo't kayo kasal na, yan ang asawa ninyo, tanggapin nyo na. Para madali-dali ang buhay nyo. No? Huwag nyo nang laging ambisyon yung baguhin niya dahil pinakasalan nyo, ganyan na yan eh. No? So, tanggapin nyo na. At tayo naman, kung gusto nating paligayahin yung mga nagmamahal sa atin, let's try to accommodate them. Tayo yung mag-adjust, tayo yung magbago. Pero hindi yung iba ang dinodominate mo para magbago sila. Iba naman, pag nagbo-volunteer siya magbago, para lumigaya ka eh. No? So, dapat yung tao naman na nagbo-volunteer, pero wala naman dapat pumipilit sa kanya. Tatahimik ang mundo pagka sinunod natin ang mga karunungan na ito ni Solomon. Ecclesiastes 10:4, if a ruler's anger rises against you, do not leave your post. Calmness can lay great errors to rest.
Pag daw nagalit sa iyo ang nakakataas, huwag ka agad mag-resign, huwag ka agad tumakas, huwag ka agad umiwas. Bakit? Yung mga tao po na matataas ang posisyon, liban na lang napakalaking pakikipagsapalaran kaya lang sila nandun, usually magagaling yan. Magaling ka para ka maging leader. At kung di ka magaling, mawawala ka rin dyan. So kung leader ka ng matagal, magaling ka nga. So it takes galing to become a leader and takes a lot of galing to remain one for a considerable length of time. So if you have a leader, if there's somebody powerful and has been there for quite a time, asahan nyo magaling yun. So kung nagalit sa inyo, nagkamali kayo, huwag kayo agad matakot. Sabi nito si Solomon, when facing a powerful person's anger, do not distance yourself needlessly. Do not abandon your duty. Do not resign immediately. Why? Because calmness can lay great errors to rest. Yung mahuhusay na tao, bigyan mo lang yan ng konting panahon, makapag-isip-isip. Huwag mong i-provoke na lalong magalit. Huwag mong pilitin na gumawa ng mga drastic measures. Makakapag-isip din yan. At makikita rin niya ang iyong posisyon. Mauunawaan ka rin yan. At kung sakaling meron ka rin talagang mali, mapapatawad ka rin yan. Lalo't pag tinignan niya yung batting average. Kadalasan kasi, karamihan naman sa ating mga kapwa-tao, hindi nakakaranas na magkaroon talaga ng napakataas na posisyon, so hindi nila alam kung paano umaandar ang utak ng isang taong mataas ang posisyon. Na as much as possible, ayaw naman niya na masacrifice ang maraming tao, lalo't mahusay ka. So sabi ni Solomon, huwag kang agad-agad dalalayo. Hayaan mo siya mag-isip at huwag mo siyang piliting magalit pa lalo. Rulers are usually wise, so all they need is time to understand. So do not be quick with your actions. At kung kayo naman yung ruler, ang paalala niyan, rulers, do not be impulsive. Restrain your power. Ang lahat po ng ibinibigay sa atin ng Diyos sa kapangyarihan at impluensya, ibinigay upang maging tulad tayo ng Diyos. Kaya tayo pinahiram ng kapangyarihan ng Diyos ay upang maging tulad tayo ng Diyos. Ibig sabihin, kupkupin, mahalin, tulungan, tangkilikin ang ating kapwa. Ang kapangyarihan na hindi dapat ginagamit para sa sarili lamang at lalong hindi ginagamit para lang bigyan ng kasiyahan yung ating vindictive nature, yung ating mga impulses. Kaya mas makapangyarihan ang tao, mas kailangan marami siyang panahon ng pag-iisip, pagbubulay-bulay, at nang sa ganun, hindi niya magamit sa mali ang ipinahihiram ng Diyos na kapangyarihan. Verses 5 to 7, as you can see, the topics keep changing kasi collection ito ng wisdom. At ang challenge sa ating lahat, habang nadidinig natin ito, gumawa na kayong mga kapatid ng application sa inyo-inyo mga buhay. Sabi niyo, ito ba'y para sa akin? Sabi, ay, hindi relevant. O sige, baka yung next verse sa akin. Kasi hindi lang to relevant ngayon, pero tatandaan ko dahil baka next year, biglang kailangan ko pala ito. Itatago ko na sa aking memory. 5 to 7, there is an evil I have seen under the sun, the sort of evil that arises from a ruler. Fools are put in many high positions, while the rich occupy the low ones. I have seen slaves on horseback, while princes go on foot like slaves. Sabi ni Solomon na napakarami na niyang naobserbahan ng mga kaharian, mga pamahalaan. Sabi ganun, meron pang isang uri ng kasamaan na tanging yung mga makapangyarihan lang ang pwedeng magpromotor. Sabi ganun, there is an evil that can come from rulers, and this is favoritism. Giving high positions to unqualified people and giving low positions to qualified people. Pag sinabi niya ditong rich, ibig sabihin niya educated, trained. Kasi nung araw sila yung rich, ibig sabihin trained ka, educated, qualified. Pero sabi niya, may mga ruler ang pinipili nila, mga mangmang, hindi naman marunong mag-rule dahil lang kamag-anak nila, dahil kaibigan nila, dahil natutuwa sila. Hindi ganun. Dahil ang pamamahala ay galing sa Diyos. At napakaganda sa Tagalog, pamahalaan, which many people believe to root from pamamahala, which roots from bahala, which actually roots from bathala. So kung ikaw ay namamahala, ay ikaw ay nagiging parang munting bathala. Ibig sabihin, ginagawa mo ang mga responsibilidad, tungkulin at prerogatives ng may kapal. Ibig sabihin, tulad ni bathala, dapat maibigin ka rin, natulungin, at hindi mo ginagamit ang iyong lakas para lang sa iyong sarili. So tayo man, anuman po ang ating posisyon, mga kapatid, sa opisina, sa community, sa pamilya, kahit saan, sa church, sa gobyerno, ang lakas na hawak natin ay ipinahihiram ng Diyos para tayo mamathala, para tayo mamahala, para ibigay natin sa mga mahina, sa nangangailangan.
at hindi yung favoritism. Napakalakas na sumira ng moral ng mga manggagawa yung may favoritism. Yung bulag na bulag ka sa mga pagkakamali ng yung mga paborito. At pagkatapos eh, kitang-kita mo naman yung pagkakamali ng mga hindi mo paborito. Hindi ganito ang nais ng Diyos, lalo't lalo'y binibigyan tayo ng kapangyarihan. Verse 8, whoever digs a pit may fall into it. Whoever breaks through a wall may be bitten by a snake. So kung sino naman daw po ang naghuhukay ng mga patibong, ay malamang na siya ang mahulog doon. Tulad ng mga naglalagay kumisan ng mousetrap, sila rin ang naiipit. No? Pag hindi sila nag-iingat. At sabi, yun daw kumakalkal at kumukutkot ng mga pader para sirain yung pader at makapagnakaw ka, ay malamang na matuklaw ka ng ahas. Sa Israel po, ang mga pader ay hindi tulad ng mga hollow blocks natin. Usually, yun yung mga bato-batong pinagtabi-tabi lang, nirip-rap, no? Sinalansan lang yung mga bato at patong-patong lang yan, pinagdikit-dikit lang yan ng mga putik-putik, kaya ang daling kutkutin para sirain mo ang isang pader at pumasok ka sa bakuran ng may bakuran. Kaya lang, kung nadadali ang kang kutkutin nyo, nadadalian din yung ahas. Kaya kadalasan, yung mga pader, may mga nakatirang ahas sa loob. Kaya yun daw yung mga mahilig magkutkot na mga ganyan para gumawa ng masama, natutuklaw sila ng ahas. At napaka-obvious naman siguro ng application nun sa ating buhay. Yung mga nagbabalak ng masama laban sa kapwa, kadalasan, sila ang binabagsakan ng mga masasama nilang hangarin. Whoever does wrong may suffer the consequence. Don't ever think that you do wrong and you'll be free from the consequence. There will always be a consequence. Lahat ng bagay operates on cause and effect. At pag may cause ka, may effect na kasunod yun. At kung tayo naman po ngayon ay nakakaranas ng effect, dapat mong hukayin kung ano yung cause. If you want to stop these effects, then you've got to stop the cause. Kaya kailangan nakikita natin yung relationship ng cause and effect. And usually, evil begets evil. What you plant is what you harvest. Verse 9, Ecclesiastes 10, whoever quarries stones may be injured by them. Whoever split logs may be endangered by them. This time, the trouble, the difficulty can come from a seemingly innocent, even a productive endeavor. Kung yung dati natutuka ka ng ahas sa pagkutkot mo ng mga pader at nahuhulog ka sa mga hinukay mo mga bitag dahil may masama kang ginawa, pwede rin daw na may ginagawa kang di naman masama. Tulad na nagkukwari ka, nag-uuka ka ng mga bato para gawin mo na bahagi ng isang gusali. Okay, nagsisiba ka ng kahoy, eh pwede ka naman na mahiwa, pwede kang mataga. Yan daw ang buhay. Every activity entails risk. Kasama yan sa buhay. Kaya pag sabi, ay huwag kang mamuhunan, baka ka malugi. Siyempre, may nalulugi, may hindi nalulugi. At kung ikay nalugi, hindi naman ibig sabihin, lagi kang malulugi. Kaya ang sabi nila, ang lagi nalang quitter, hindi yan kahit kailan makakaranas na maging winner. Pero may risk. Every time you do something, there is a risk. Lalabas ka lang ng bahay para pumasok sa school, ang daming risk. Pupunta ka sa office, ang daming risk. Kaya kailangan natin ang blessing ng Diyos at maraming pag-iingat. Doing good can also bring about unwanted damage. So be very careful even in doing good. Hindi tayo nakakatiyak mga kapatid na pag gumagawa tayo ng mabuti, eh hindi na nga tayo makakaranas ng mga di magagandang bagay. So may mga nagpapautang na nasusuba, no? May mga tumutulong na napapahamak, nasisipa. Huwag na daw magulat pag nangyari ito. Huwag na magtakat, huwag na magreklamo dahil ganyan talaga ang buhay. At yan ay isa sa mga observations ni Solomon. Verse 10, if the axe is dull and its edge unsharpened, more strength is needed, but skill will bring success. Anong metaphor ang pinapakita sa atin? Isang tao nagsisibak ng kahoy na gumagamit ng palakol. Sabi ko nun, pagka ang palakol mo ay mapurol at hindi matalas ang kanyang talim, mas kailangan, mas malakas ang hampas mo, mas malakas ang pagtama mo sa kahoy para ito tumalab. Pero kung skillful ka, ay pwede mong mapagtakpan ang kakulangan ng iyong kagamitan. For obvious reason, sabi nga nun, if you use a dull axe, expect to work harder. Anong application niyan sa buhay natin? Kung kayo mamimili ng empleyado, mamimili ng kasama sa buhay, mamimili ng kapartner, at ang napili nyo, alam nyo namang mapurol, mag-expect na kayo that you have to work harder.
Halimbawa, kadalagan yung tao, umiibig kayo sa isang lalaking, umupo-upo lang, alam mong pagkatamad-tamad at nakahuyaya lang, inang nakahalos, tumihaya na lang ng tumihaya, nakaupo lang eh. Hindi mo alam kung nakahiga o nakaupo. Yan daw ang mga palatandaan ng mga batugan. Siguro, once in a while, may exemption. Pero ang lola ko, pag may naliligaw sa mga kapatid ko o mga pinsan ko, na ganun umupo, nako anak, lumayo ka sa lalaking yan. Yan agad na sasabihin. Sa pag-upo lang yung nakikilala mo ang tao. Alam niyo, mga matatanda, sa experience, marunong na yan na tumingin. Well, kung in love ka pa rin, expect to work harder. No? Dahil sabi, eh, dalyang napili mo eh. So tayo man mga kapatid, kung meron kayong, nagtataka ako, may mga kusina, apat, lima ng ganyan bago maputol yung talong, hindi mo lang ihasa yung mga kutsilyo nila. No? May mga gripong halos wala nang lumalabas, hindi man lang nila tanggalin yung mga bara. Kontento na silang mahirapan ng mahirapan ng mahirapan. Samantalang pwede naman nilang ayusin ang kanilang environment. At may mga nagkukulambo na ang baba-baba ng tali, matititaas-taasan para hindi nakadikit sa iyong pagmumuka. May mga kawali na lagi ka nilang napapaso, hindi lagyan ng tangkay na kahoy. Ang daming bahay miserable, mga timbang walang handle, ang mura-mura naman na bumili ng kapalit noon, kahahawak mo na lang, nakuba ka na. So maraming buhay miserable just because people don't improve their environment. May mga bahay, iisa ang tabo. Tabo sa lababo, tabo sa banyo, tabo sa paglalaba. O yung tabo, nag-aaway-away na dahil sa tabo na ito. Ang mura-mura, hindi damihan. Things like that, no? Ang dami-daming mura naman, pwede niyong damihan. But it's a mindset eh. Because there are people who don't even think of improving their lives, though they can very well afford to do so. Mga bahay na dadalawa ang doormat, laging basa, wala kang pamalit, pagka may natapon, paano ba ang mura-mura ng doormat? No, kung meron ka 15, 20 nakastack dyan, feeling rich ka kahit na ang mura-mura nun. So sabi niyo, if the axe is dull and its edge unsharpened, more strength is needed. So, ganun din ang pagpili ng karir. Pag hindi niyo gift, then you are dull. Then you have to exert more effort. So if you want to get the most out of life, operate in your area of strength. But if you insist on operating in your area of weakness, just expect to work harder. At sa mga pumipili po ng mga workers, mga empleyado, mga tauhan, you've got to pre-screen your workers well, your partners, even your spouses. Because if they are dull, you have to work harder. Kaya bago ibinibigay ang ating commitment to somebody, dapat nag-iisip ka mabuti. O kaya, just accept the consequence. Be ready for the consequence kasi pinili mo yan eh. But very importantly, brothers and sisters, sharpen your axes. Improve your skills. Improve your systems. Improve your tools. Marami pa nga kahit naman sa mga churches, sa mga opisina, sa mga kung saan-saan, yung mic na laging yuko-yuko, susunod ka dahil yuko-yuko yung mic, susunod ka, hindi palitan yun, ano? I mean, kung nun lang nangyari, di bali, pero dalawa, tatlo yung go, paulit-ulit, hindi malang pinapalitan, yun na lang nang yun, eh may kasalanan na ang tao dun. Kailangan tinitin mo, pwede yung improve dito sa buhay na ito. Marami mga bahay, hindi wala malang pako sa dingding, wala mga sabitan sa likod ng mga pinto ng banyo, hindi mo malaman kung saan may isasabit ang tuwalya, saan may isasabit ang mga damit. Ang miserable, konting pako lang o konting mga screw will solve the problem. Meron pa ako nakikitang namamalansya, nakasaksak yung ilaw doon sa ilaw, nagagalaw-galaw. Lahat ng gumagalaw, lahat ng anino, bakit nahilo na lahat ng tao? Ba't hindi paghiwala yan ang outlet ng plancha at ng ilaw na ito? No? May mga ilaw na andidilim, hindi liwaliwanagan ng konti. May mga baitang ng hakbang na ubod ng tataas. No? Nakasakang-sakang ka na sa pagkakyat. Why? Have these needless sufferings in your life. No? Simpleng-simple lang yan. Improve your life. Why? You live only once on this earth. Kahit ka pa may eternal life, you live only once on this earth. So you've got to maximize all the benefits, all the enjoyment, and all the prerogatives that God has given us. Ecclesiastes 10:11. If a snake bites before it is charmed, there is no profit for the charmer. Ang pinag-uusapan ng mga asang pinaaamo, at para sabi, kung hindi mo napaamo, bago tumuklaw, bali wala ang pagpapaamo mo dahil natuklaw ka na. So mahalaga yung kumikilos agad. What is the lesson, brothers and sisters? Act in a timely manner. Dapat kikilos tayo before the problem happens. Kung kayo'y makakalimutin, at usually makakalimutin naman, paulit-ulit sila lang lagi ang may nalilimutan,
Don't rely on your memory. Sa inyo, ay dadaling ko yung bag na yan, pag alis ko, huwag nyo nang intayin nyo pag alis nyo, ilagay nyo na sa pinto na matatapakan nyo talaga, paglabas nyo talaga para huwag nyong malimutan. Ipupwesto nyo where you will not forget it kung kayo forgetful. In other words, gagawa ka ng paraan naman para hindi pa ulit-ulit na lang yung problema mo, pa ulit-ulit na lang yung iyong mga mali. No? Kailangan mauna ka sa problema. At alam nyo, ang mga napakahalaga na mauna tayo kumisan, yung sa salita. Kasi kumisan, merong dapat sinabi ka na agad, hindi mo pa sinabi. No? May nangyari tuloy. Ngayon, sinasabi mo, hindi ka na pinaniniwalaan kasi after the event na eh, yung pagsasabi mo ng isang bagay. Sinabi mo sa asawa mo na halimbawa, binigay ko kasi ang mga savings natin sa nanay ko, no? Kailangan sabihin mo yun bago niya malaman. Kesa nalaman na, tsaka sasabihin ko nga sa iyo, honey, eh nalaman na niya sa iba, no? So nahuli ka na. Kailangan maagap ang tao. Kung merong problema na uuna ka, at least several steps ahead of it, then you can still channel and somehow control the course of events. Hindi yung isa ka na lamang na walang magawa, na biktima ng pagkakataon. And it's important to be quick. Kaya mga taong tutulog-tulog, yung mga taong mga kabagal-bagal, naku, walang mangyayari dyan. Mano nyo ba i-define ang lalaki? No, mga sisters, how do you define a guy? Kung sabi mo, lalaking lalaki to, itong gusto ko mapangasawa. Yung bang umaalon-alon na mga muscle? Aba, eh, kung ikaw magtatrabaho para pakainin na isang dosenang nilagang itlog araw-araw yan, hayaan mo nang walang muscle. Diba? Yung malaki ba ang boses, yung mga balbas-balbas na ganyan, no? Na pinantal-pantal ka na pag napadikit siya sa'yo. Una, ang lalaki dapat may decision. Yan ang isang kahulugan ng lalaki. May decision agad yan. Pag may nangyayari, alam niya agad ang gagawin niya. May decision siya. Kahit mukha siyang butike, lalaki yan, no? Pero yung laki-laki ng katawan, mami, anong gagawin natin, mami? Alam mo, bonjing, halika dito. No? Baliwala, no? So may decision. Napakahalaga nun. Responsable. Yan, ibig sabihin ng lalaki, responsable. May mga lalaki na ni isang pako, walang nailulubog sa dingding nila, wala nang pagsabitan yung asawa nila ng bra pag hinubad. Wala man lang sabitan yung bahay nila, tumutulo na yung bubong, ang hagdan, giba-giba, ang mga pinto nila. Wala man lang skill. No? Kailangan responsible, skilled, may decision. Yun. When you have that, kahit anong itsura ng mukha, gugwapo na rin yan. Pero kung gwapo nga yung mukha, tapos wala naman silbi. No? Ganon din yung babae, ang ganda-ganda, tapos hindi marunong manahi, tanggal-tanggal lang yung mga ganyan mo, wala man lang alam, kundi magpakyut at magsuklay. Kaya mga tao, hindi sumasaya kumisa sa marriage sila, ang mga hinahanap nila, pang ibabaw. No? Yung pang ibabaw, pare-pareho na lang yung pag madilim. Ang mahalaga, may karakter ang tao. Ang mahalaga, meron siyang desisyon, meron siyang magandang pasya. At yan ang itinuturo sa atin ng Ecclesiastes. Basahin niyong mabuti. Ang dami-dami nating makikita, kahit pasabihin mo na, ay, huli na, nag-asawa na ako, may partner na ako, mai-improve pa rin ang mai-improve. Kasi ipinapakita din yung nature ng tao. At kung paano tayo makikiayon, makikisalamuha, at makikipagmabutihan sa ating kapwa. So kailangan timely manner. Napakahalaga na mabilis kumilos ang isang tao, hindi yung kebagal-bagal, parang slow motion. Listo. Yan, mahalagang karakter. Yan ang hinahanap nyo sa mga pamangasawa ninyo. No? Hindi yung mga looks lang. Isang aksidente, naiiba yung looks na yan. Napakadali at napakarupok ng kagandahan. Napakadaling masira yan. Hanapin yung karakter. Ngayon, kung mabuti pa yung itsura niya, bonus na yan. Pero it's so easy to fall out of love of a good-looking person who is good for nothing. Hindi ka malang ma-inspire, hindi ka ganahan. Ecclesiastes 10, 12-15. Words from a wise man's mouth are gracious, but a fool is consumed by his own lips. At the beginning, his words are folly. At the end, they are wicked madness. And the fool multiplies words. No one knows what is coming. Who can tell him what will happen after him? A fool's work wearies him. He does not know the way to town. So, it is unprofitable to listen to foolish people. Dear ones, one of your most important duties to yourself is to assess people who are close to you and determine if they are wise or foolish. Not to judge, keep it to yourself. Because if you know that a person is foolish or wise, you will know exactly how to behave with that person. And it is unprofitable
to spend a lot of time with foolish people. And one mark of foolishness is saying too much. Don't mistake foolishness with lack of education. There are many, many well-educated, well-trained people who are still foolish. Those who say too much, those who say more than necessary. At alam nyo yon, when they reveal more than what needs to be revealed, especially about other people, when they have comments beyond what is useful to hear, you know that this person is a fool, talks too much. Yung maraming sinasabi, it doesn't mean talks too much. Kung lahat ng sinasabi niya may sense. Kaya dapat nakauunawa natin yan. Fools multiply words. They begin with nonsense according to the Bible and they end in disaster. In contrast, wise people divide and limit words. Kaya nakita niyo po ang mga pinaka-powerful words are aphorisms, short quotes, mga salawikain, proverbs, very powerful, very few words, but the impact is so much, no? Hindi yung ang daming sinabi, at di ang tapos, teka, ano nga bang point mo? Parang ano nga bang gusto mong sabihin? Sa dinami-dami ng sinabi mo, wala akong maintindihan. So, madaling malaman. Tayo rin po, pwede nating improve yung sarili natin by trying to speak less. Especially when there is nothing good to say, don't say anything. Yung may patay, isa sa mga pinakamahirap na event, may patay, yung pupunta ka sa patay, daladala ka nung anak o asawa, ang sasabihin mo, parang natutulog lang, ano? Nakabarong Tagalog, parang natutulog. What nonsense! No? May bulak sa ilong, natutulog. Kung nakapadyama siguro at may yakap na unan yung patay, pwede mo sabihin, wow, parang natutulog lang siya. Marami tayong mga sinasabing walang kabuluhan. So kung wala tayong mabuting sasabihin, just be quiet, just be there, your presence is enough speech. But sometimes by opening up our mouths, we only expose our folly and we advertise our ignorance. At kahit wala kayong kaalam-alam, by keeping quiet, you might be mistaken for a wise person. So mas mabuti yung nananahimik ng konti. No one knows thou the future. At kung bigla-biglang pinag-usapan yan, ay ibig sabihin lang ay, don't be too obsessed with knowing details of the future. According to Solomon, fools exhaust themselves. Foolish people wear themselves out. Napapagod ng walang katuturan, walang kapararakan, walang kahulugan ang mga pagpapagod nila sa buhay. Sabi, yan ang ibig sabihin ng mga foolish people. They cannot even find their bearings. They cannot chart their direction. The metaphor used was they cannot find their way home. They cannot find the way to town. Madali silang maligaw, pero hirap na hirap silang bumalik sa tamang landas. Avoid fools. They will drain you. If ever you will interact with fools, just do it out of charity. To guide, to love, to help, but do not associate very closely. Kasi nakakahawa yan. Nakakahawa maging ang mga kahangalan ng tao. Kasi tayo eh, parang mga sponge tayo eh. Kung saman tayo ibabad, tatablan tayo nun. Kaya nag-iingat tayo. Ecclesiastes 10:16-17. Woe to you, O land, whose king was a servant and whose princes feast in the morning. Blessed are you, O land, whose king is of noble birth and whose princes eat at the proper time for strength and not for drunkenness. Now it goes to leadership, it goes to governance. Sabi ni Solomon, people are headed for disaster when their leader is not of noble birth. Which really means not of noble character. Kawawa naman daw ang isang bayan na ang pinuno ay hindi marangal. Hindi mataas ang antas ng pagkatao. Sapagkat gagamitin lang niya ng pahiram na kapangyarihan para sa sarili at para sa mga paborito. Kawawa daw ang isang bayan na ang pinuno ay hamak ang pagkatao. Hindi siya hamak ang bulsa, hindi hamak yung economic situation, yung character. At makikita nyo yan, may mga tao kayong hahangaan, sasabihin, napakataas naman ang pagkatao nito. At meron naman talagang hamak na hamak. No? Yung parang kulang na lang maging hayop ang asal, ang ugali. So anong tinuturo sa atin dyan? People are blessed if their leader is of noble character and does not indulge in too much pleasure. How do you operationalize that, brothers and sisters? Choose your leader well. Especially in a democracy, you have to choose your leader well.
kasi kawawa ka pagka hamak ang ugali ng naging leader mo. No? Choose who you follow. Because who you follow can affect your life in great ways. Kailangan pinag-iisipan yan. At kung tayo naman ay walang mobility of character, wala tayong noble purpose, huwag na tayong mag-assam ng high position, huwag na tayong mag-assam ng, especially, ng political power or corporate power, kasi magiging parusa lang tayo sa mga taong ating pinamumunuan. Anong sabi ni Balagtas sa Florante at Laura? Sapagkat ang haring mahilig sa yaman ay mariing hampas ng langit sa bayan. Kailangan tinitingnan mo, ano bang karakter ng aking pipiliin na leader? Ecclesiastes 10:18, if a man is lazy, the rafters sag. If his hands are idle, the house leaks. Yan na naman, bumalik sa katamaran. Kung tamad daw ang tao, eh lumulundo ang kanyang bubong. Alam niyo po, lalo sa Middle East, na mga bubong ay pinagsama-samang kahoy, dahon, sanga, at putik. No? So pagka hindi mo ito minaintain, konting ulan, pwede talaga itong mag-sag. Right? So dapat lang minaintain. High maintenance yung mga bubong na yan. Pero kung tamad daw yung nakatira doon, eh lulundo nga ang bubong na ito at tutulo sa konting ulan lamang. A metaphor that can be applied many ways. Some people are too lazy to fix their own houses, to fix their own lives, to fix their own problems. Kung nakita mo na yung bag niya, gutay-gutay, giba-giba, hindi mo lang niya ayusin, eh anong inaasahan mo na aayusin niya ang buhay mo kung kasama mo siya? Diba? Nakita mong hindi maayos ang mga little things in life, it will only repeat in a much bigger scale. And laziness brings not only a problem, it brings a complex set of problems. Napakalaking katangian po yung masipag. No? Kaya mahalaga sa tao, masipag, hindi yung tatamad-tamad. Avoid lazy people. Why? Mahahawa kayo dyan. At kung hindi kayo mahahawa, maaalila kayo niyan. No? If you are a responsible person, may nakasama kang tamad, ano mangyayari sa'yo? Hindi mo matitiis. Ikaw ang kikilos ng kikilos. Avoid them. And young people, observe before you fall in love. Kung ang mga kinakahulugan ng loob nyo, eh, tamad. No? Madaling maburay ang pag-ibig pag nawala ka na ng gana dahil tamad. So, titingnan natin. At kung kayo naman, napapansin yung may katamaran, we can improve. The reason why we study these things is not so that we will look in a mirror and look at ourselves and say, ako ba ito? At kung ako ito, syempre, kung aking loloobin na magbago sa tulong ng Diyos, ay magbabago ako. Napakahalagang malaman natin na ganyang mga bagay because it's so frustrating for a woman to have a lazy husband. And so, of course, for a man to have a lazy wife. Puro na lamang instant mommy ang pinapakain sa'yo ng wife mo araw-araw. No? So, masasayahan ka ba doon sa buhay? Lagi na lamang na nakahilata at tinatamad. No? Ayaw gumising ng maaga, ayaw matulog ng late. Ano mangyayari sa inyo niyan? So, it's important. It's very frustrating for a parent also to have lazy children. And I'm sure a lot of children know how it is to be frustrated to have lazy parents. At sa ating bansa, mas marami yung tamad na tatay kaysa tamad na nanay. Although may tamad ding mga nanay, no? Pero napakahirap niya pag may mga tatamad-tamad sa buhay. Isang napakalaking parusa sa mga nagmamahal sa inyo. Mga kapatid, kung tayo nasa pagsabihang tamad o napapansin natin may katamaran tayo, magbago. Kasi may natitira pang buhay, alam nga namang yung natitira, pahirapin mo pa rin. Kailangan improve na yan. In Ecclesiastes 10:19, a feast is made for laughter and wine makes life merry. But money is the answer for everything. Nakita nyo? Yung mga Kristiyano, parang akala mo napakasama ng pera. Sabi ni Solomon, money is the answer for everything. At alam nyo, totoo yan. Diba? Celebrations make people happy. Yun ang unang part nito. A feast is made for laughter. So, what is the application? Celebrate more. Celebrate events and occasions, anniversaries and birthdays. You don't need to be excessively extravagant, but celebrate so that you will have more punctuation marks of happiness in your life. Kasi pag may mga okasyon, they become like punctuation marks. Sumasaya tayo at nakakapagpasaya tayo ng ating kapwa. Make room for a life filled with more laughter, with more happiness, with a lot of get-together.
Yung mga bahay nyo lang, mga kapatid, sa simpleng-simpleng pagpipinta at sa tamang mga kulay ng ipipinta, you will add so much cheer to your life. Pagpasok ba ng bahay nyo, iubod ng dilim? Diba? Dapat gawa ng paraan, paliwanagin naman yung mga kulay, yung pintura. Laki-lakihan ang mga bintana, palitan ang mga ilaw para maligaya, masaya. No? Ano pong isa sa mga definition ng isang ideal woman sa Proverbs 31? Her light does not go out at night. Ibig sabihin, pinahahalagahan sa kultura ng Israel na may ilaw, na maliwanag. No? So, let light come into your house. Let your house be cheerful. At kayo mga sinasabi ng mga modern art na mga monochromatic, puro brown lang, puro ganito lang. Lagyan nyo ng mga yellow, mga pink, mga blue, para masaya. Hayaan nyo ng baduy. Yung iba naman kasi, pilit na pilit na may mga artistic pretenses, no? Pero hindi naman yun ang totoong taste nila. So kung ano yung nagpapaligaya sa inyo, sabitan nyo mga kalendaryo, mga diploma, sumasaya ba kayo, no? Pasayahin nyo yung inyong bahay. Because space defines behavior. At yan ang dapat inaaral. Pinag-aaralan niya ng mga architects, pinag-aaralan niya ng mga interior designers, di ba? Kung ayaw niyo halimbawang tumawid ang mga tao dito, maglagay lang na kayong tatlong tabi-tabing paso. Hiling ko na sila. Nakontrol niyo ang behavior sa pamitang tatlong paso. Magkalagay niyo sa mahabang pangko dyan, walang dataan, iikot sila. Yun lang, you control behavior. That's why you've got to put a lot of premium on how you use your space and how you present it to all members of your family. Solves everything. Of course, everything as a word is an exaggeration, but there's a lot of truth in it. Money talks, and you know when it does, people listen. So, ano moral lesson? It's about cycles and circles, no? And movements. At napakahalaga na kasama tayo sa process of giving and receiving, forgiving and seeking forgiveness. Yan yung mga cycle of life. Ecclesiastes 10:20, do not revile the king even in your thoughts, or curse the rich in your bedroom, because a bird of the air may carry your words, and the bird on the wing may report what you say. So huwag daw tuligsain ang hari o ang mga mayayaman. Ibig sabihin yung tao may mga kapangyarihan na maapektuhan ang buhay mo. Huwag mo silang pag-isipan ng masasama at huwag ka rin magsalita ng masasama sa kanila dahil baka isang ibon ng maghatid sa kanilang tainga ng iyong mga iniisip o sinasabi. What does Ecclesiastes teach us? Do not think negatively of people who have power over you. Do not talk negatively about people who have power over you. Bakit po? Magandang isipin eh. Bakit huwag daw pag-isipan ng kung ano-anong mga masasamang mga thoughts, no? Ang mga may kapangyarihan. Kasi, una, may kapangyarihan yon, wala ka naman magagawa para takasan yon. Kung employer mo yon, makikipagkita ka rin sa kanya lagi.
kung manager mo yon o superior mo, lagi ka rin magre-report sa kanya, ano ngayon ang itutulong sa'yo na sa loob mo, sa iyong kaloob-looban na negative ang iniisip mo sa kanya, mahahati ang iyong loob. On the surface, nag-good morning ka, pero sa iyong kalooban, gusto mo siyang itulak. Ikaw, kapatid, ang magkakasakit, hindi siya. Kasi hati ang loob mo. So sabi, kung nandiyan na yung tao na yan, talagang kailangan kang makituko sa kanya at may kapangyarihan siya, mano bang huwag mo nalang pag-isipan ng masama para yung kalooban mo ay mapanatag, hanapin mo yung mabuti sa kanya para may pleasure ka in obeying this person, hindi yung na-pressure ka lang, pero susundin mo rin naman, pero masama ang loob mo, so ba't hindi mo nalang luwagan ang loob mo para sa iyong ikabubuti? Sabi, huwag kang daldal ng mga masasamang salita tungkol sa mga taong may authority over you. Makakarating at makakarating yan. Especially, do not say these things in a vegetable garden because potatoes have eyes and corns have ears. So, maikukwento ka. Malalaman niya at pipikapin ang mga mahangin at dadalhin doon sa tao. Wala pong naghihintay na mabuti sa isang taong katsang ng katsang laban sa mga taong may kapangyarihan naman sa kanya. Kasi mamaya siya ang magsasuffer ng kanyang mga kadaldalan. So, be wise. And if you could psych yourself up into liking the people that you cannot get off your world anyway, then you're in for a happier life. Remember, you change your situation to be happy, but that situation you cannot change, you change your attitude so that you can be happy. At the end of the day, if you're happy, then you're the winner. Kaya kailangan, mahalin natin yung mga nandyan naman at hindi pwedeng tanggalin sa buhay kasi reklamo ka ng reklamo. Your negative thoughts and talk will only divide your heart and cause needless anguish. So yan ang mga lesson nitong chapter 10 ng Ecclesiastes. Kung ito'y babasahin natin 10 years from now, 5 years from now, 1 year from now, may bago na naman tayo makikita. Why? Though the Word of God is unchanging, our perspective keeps on changing. Because we mature, because we are more able to plumb the depths of God's words, then we will find more and more. Kaya po hindi ako nagsasawa na pag-aralan at pagbulay-bulayan at ipangaral ang Ecclesiastes. Napakaraming practical wisdom. Kesa yung mga usapin ng mga theological, no? Ng mga nag-aaway-away ang mga tao kung anong gagamitin na bautismo, kung anong kakainin sa Lord's Supper, na wala namang mabuting idinudulot sa tao kundi mag-aaway-away lang. Napakaganda yung hinahanap mo. Ano bang practical dito? Ano bang makaka-improve ng buhay ko? Ano bang makakapagpaganda ng pagkatao ko? Paano ko ba aayusin ang buhay ko? Hindi nakikipagpaligsahan ako sa iba ng mga theological issues. Theology is a very proud word because it's a study of God. How can you study God and really know? How can a finite mind totally comprehend an infinity? So may mga bagay na hindi talaga tayo mauunawa. Pero may mga bagay na kayang-kaya nating unawain, like how to tell a lazy person from that who is not lazy, how to improve one's character, how to improve family life. Aming Diyos, nagpapasalamat kami dahil marami kayong mga practical wisdom na maaaring maging kapakipakinabang sa amin. At itong dalangin namin, Panginoon, tuwing binubuksan namin ang Biblia, tuwing kami umaawit, sumasamba, tuwing kami nakikinig ng mga pangaral, na meron kaming mapala na agad-agad magagamit namin sa aming buhay. Na agad-agad ay magiging kasangkapan mo para ipadama mo sa amin ang iyong pag-ibig at ang buhay namin mas umayos, mas gumanda, mas maging payapa. Turuan mo kami na humanap, Lord, ng mga practical application sa mga narinig namin ngayon. If we made any application, Lord, that is not in conformity with your truth, convict us. Gusto lang naming hanapin ang inyong katotohanan, Panginoon, at nawa ito'y patuloy niyong ipagkaloob sa amin. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid, tulad ng ating nakagawian. Baliwala na pakinggan ang mga salita ng Diyos kung hindi naman natin i-apply. So magbulay-bulay tayo, hingin natin sa Espiritu ng Diyos, ano ba mga practical applications sa buhay ko nitong Ecclesiastes 10? Maybe not all of it, but some parts of it that are relevant to you right now. At ano mga dapat nating tandaan para pag dumating ang panahong kailangan natin yung karunungan na yon, ay huhugutin na lang natin sa ating alaala dahil tinandaan na natin. Amang Diyos, mausap po kayo. Espiritu ng Diyos, makipag-nig kayo sa amin.